Will na nga ba talagang lumabas? Wala. Oop! Wala may gawin. Magandang araw sa ating lahat. May unit tayo ngayon na Ford Everest Titanium. Ang problema dito ay tumirik sa daan, so ayaw na umandar. Kaya tinuwing na lang ito papunta dito sa aming shop. May challenge na naman tayo ngayon sa ating mga panghuhula kasi Ford na naman yung unit natin. Hindi na naman natin susundin yung diagnose ng scanner natin dito. Kung ano man yung makikita sa scanner ay hindi natin susundin. Yeah, start so daw, start. Dito nga ay nagsimula na kaming mag-troubleshoot. So ayan, observe natin. May redundo naman siya pero ayaw umandar. Sobrang lakas yung battery natin. So wala. Ang una natin titingnan dito itong fuel pump natin. Kung may fuel ba na lalabas. Ginaw, you know, on daw ignition. Op. Gila on. On. Op. Ayan, so nakita natin na may fuel naman na papunta dito sa ating fuel filter. So ngayon, ang gagawin natin ay itong pinakasikreto natin na picnic. So ayan, pinagbabawal na picnic to. Katawa mo ka. Nanghula ta. Pagkatapos nating maghurim-hurim ay tiningnan natin dito kung may fuel na ba na lalabas dito. Ayan, observe natin. Okay, start! Whoa! Yun, so walang fuel kaya ang ginawa natin ay chinik natin yung lahat ng mga fuse dito. Dito nga ay pinagtutusok-tusok natin yung lahat ng makikita natin. So wala tayong paki kahit na makita nila na pinagbabawal daw yung tester natin na ginamit. Tapos dito nga ay tinanggal ko yung buong fuse box kasi may titingnan ako dito sa likuran ng fuse box. Madali lang naman na buksan yung fuse box. Ayan, tingnan nyo lang. Tapos dito sa likuran ay binuksan ko. Ayan, makikita natin na marami pang mga fuse dito sa likuran. Nung tiningnan ko nga ay wala naman akong nakita na naputol na fuse, so walang problema dito sa likuran, kaya ayan, binalik ko na lang. Sobrang dumi na nga, kaya ayan, tinayhop ko na lang para baka naman yun yung dahilan bakit ayaw umandar yung sasakyan natin. Pagkatapos ay binalik ko na yung lahat. So ayan, pinupok-pok-pok ko pa sa uli yung mga sakit. Pagkatapos kong ma-check yung fuse at relay ay tiningnan ko na ulit dito kung may fuel na ba. Naka-video yun. Okay, start! Oop! Oop! So ayan, parang may kunting fuel pero nagduda ako kaya binuksan ko yung kabila para makasigurado kung may fuel na nga ba talagang lumabas. Kira on, ay start! Wala! Oop! Wala mo yung gawin. Ayan, so wala tayong napala dito. Hindi effective yung ginawa natin na panghula. Baka may magtanong kung ano ba yung code ng scanner dito. So ayan, ito yung code ng scanner. At wala nang iba pa. On! Chinik ko nga dito sa ilalim yung fuel. On! Op! On! Op! Na, okay ra? Dito nga ay tinanggal namin yung fuel tank. Grabe, full tank ko. Ang ginawa namin dito ay nagpalit kami ng fuel pump kasi yun yung nakita sa mga hula-hula namin. At pagkatapos nga ay ibinalik na namin yung fuel tank. Madali nga lang namin na isauli yung fuel tank. Pagkatapos ay finish ko ulit yung pressure ng fuel pump. Op! Pagkatapos ay pinaandar na namin ulit. Sobrang tagal pa nga nung redundo pero wala talaga ay talaga umandar. At pagkatapos nga ay dito naman ako sa injector. Tinis ko yung mga injector natin kung okay ba yung mga resistance. Marami na namang magsasabi dyan na dapat i-scan to. So nakita nyo naman kung ano yung code na nakikita natin sa scanner. Pero okay rin naman dahil hindi naman tayo naniniwala sa scanner dahil manghuhula tayo. Kaya panghuhula lang talaga yung gagawin natin dito. Tinest ko nga dito yung apat na injector pero okay naman yung apat na injector kaya ayan, binalik ko na lang yung mga sakit ng injector.
At pagkatapos ay tinest ko rin yung fuel pressure sensor dito. At dito nga ay nakita ko naman na okay lang naman yung fuel pressure sensor. So wala talaga, hindi talaga to natin pwedeng pagdudahan. So ayan, dito nga ay tiningnan ko yung ECU dahil ito yung nakita sa scanner natin. Ano kaya yung dapat nating palitan dito? ECU ba kaya o itong mga injector natin? Palitan kaya natin itong apat? Pati itong ECU para maubos yung pira ng customer natin? At dito nga ay nag-diagnose ako na ito, suction valve yung papalitan natin dahil ito yung nakita sa hula natin. Kasi hindi naman to nakita ng scanner. So ang nakita ng scanner ay yun lang ECU, loose communication daw. Dito nga ay inalog-alog ko yung suction valve natin. Tapos ayan, ito na yung bagong suction valve na binili natin. Buksan natin kung same lang ba yung hitsura dito, kung okay ba. So ayan, nakita natin na yung bagong suction valve ay wala siyang strainer. So ang gagawin lang natin ay itong strainer lang ng luma yung gagamitin natin. Dito ngayon natin malalaman kung ano yung mas effective, yung panghuhula o di kaya yung scanner. Internal control module daw yung problema. Matigas nga yung ulo natin kaya hindi tayo naniniwala ng scanner. At dito nga ay kinabit na natin yung bagong suction valve natin. At pagkatapos nga nating maikabit ay iniscan natin. So ito yung code natin na nakikita. May injector pressure low na. Tapos dito, yan, tingnan natin. Ayan. So kita natin na nakalagay tire pressure low. So pahanginan muna natin. Dito nga ay pinahanginan muna nung kasama ko yung mga tire natin. So binalance lang niya lahat yung lahat ng tire natin dito. Observe lang ninyo yung ginawa natin dito. Napaka-importante nito. Magduda po kayan nga hangin reko lang ani maandar ani. Galisod pa kay tao trabaho ani kay digin mo andar ni hangin reko lang di ay no. Ayan, tapos na. Try na natin tong paandarin kung andar na ba. So ayan. Okay, try sa start chi. Sana umandar na siya. Ayun. Himala. Grabe yung samba natin ngayon ah. Umandar talaga siya. Ayan, so hindi pa natin ipinauli lahat. Pati itong fuse box natin. Ayan. So nakatiwangwang pa siya. So tinry muna natin paandarin kung okay na ba. So ngayon ay nakaandar na rin. At dito nga ay nag-road test na kami kasi okay na yung mga hangin ng tire natin. Siguro naman ay malakas na itong tumakbo ngayon kasi okay na yung mga tire. At dito nga ay inapakan ko yung pedal natin kung aabot ba ng 100. Pero yung may-ari ay kasama natin kaya ayan, hindi na lang natin tinuloy yung 100. Kasi baka mapagalitan tayo ng may-ari.